Hi po, Night Traders nga po pala. Good day po sa inyong lahat. Tara guys, samahan niyo ako magpalit ng bull race bearing ng aking Honda XRM 125 or Trinity 125. DIY lang po tayo mga ka-traders. At yung gagamitin ko palang bearing is itong KSR Genuine Part Bull Race Bearing. So, kailangan ba dapat magpalit ng bull race bearing ng ating Honda XRM? Pag maalog na siya mga kadraders. And then, tips ko lang doon mga kadraders. May dalawa akong tips doon. So, yung unang tips ko is, hindi porket umalog na siya, is kailangan na natin siyang palitan. Especially kung yung motor nyo is bago pa lang, mga nagagamit siya pa lang ng 6 months, 3 months, umalog na siya. So, pwede po natin siyang i-adjust. Papakita ko po yung adjustment niya mga kadraders. Ito po yun. Tanggalin ko muna ito. Taluluwagan niya lang po itong nut na to. And then sa, pag naluwagan niyo na po yan, may makita po kayo sa loob niya na adjustment. May kita po kayo dyan. Ayun na, kung nakikita nyo po yun. Ito, nakikita nyo po yung kanal na yan. Yan mga kadraders. Ayan, tutulak nyo lang po yan ng flat screw. And then, upukpukin nyo lang po. Ayan yung unang step na gagawin pag umalog na siya. So, yung pangalawang step is, ang gagawin nyo mga kadraders. Mga kadraders is, babaklasin nyo siya, i-re-grease nyo siya. So, ito natutunan ko to sa una kong motor. Kasi, mga 6 months ko pala siya nagamit, nagkaroon na siya ng alog. Ayan. Kaya, sabi ko magpapalit na ako. Sinabihan ako nung mekaniko na pinuntahan ko is, higpitan lang muna natin. Tapos, pag umalog ulit, balik mo sa akin, i-re-grease natin. So, awa naman ng Diyos, nung ginawa niya yung step na yun, nung umalog, una, hinigpitan muna, umalog. So, yung pangalawang step, ni-regrease niya. Yung ni-regrease niya, guys, nag-okay siya. So, yun lang naman ang tips ko na sa nagagawin nyo. Hindi porket umalog na siya, is kailangan nyo na siyang palitan, mga kadraders. So, tara mga kadraders. So, ang mga gagamitin pala nating tools is ito. Kailangan mo ng grasa. Ito, may grasa ako. Grasa. Martilyo para mamaya pang tanggal sa bull, sa bearing na nandun. Then, pamukpok na rin mamaya. Dosin na close. Flat screw. Adjustable wrench. So, pasensya na kayo kung luma na yan. Then, mga T-wrench. 10mm. Tsaka 8mm. So, nag-ready rin din ako ng mga socket wrench and then close open na wrench din para kompleto tayo guys. Hindi tayo masyadong mahihirapan namin. So, tara guys, proceed na tayo sa ating video. Sa ating gagawin, magpapalit na tayo ng bearing. So, let's go!
sa mga kadraders yung pagbangklas dito sa dalawang shock natin is kailangan mo ng flat screw tsaka ng martilyo or hammer. So yung flat screw, isisiksik mo siya doon sa may dalawang gatla niya na makikita nyo yan dyan. So hindi nyo basta-basta mahuhugot yung shock. Kasi naka-clip yan, naka-clamp. So kailangan nyo siyang gamitin ng flat screw tsaka ng martilyo. Both side. Kung ano yung ginawa nyo sa left side, ganun din yung gagawin nyo sa right side. So yun lang mga kadraders. Tapos mga kadraders, babakasin natin tong o-ring washer na to. So hindi ko lang alam kung tama yung sinabi kong o-ring washer. So yung itong nakakabit sa tipo sa to yan. Hindi ko alam kung o-ring washer yan. So tapos dito nga pala ako nag-video sa loob ng bahay. Kasi para maiwasan yung unnecessary noise and then mainit sa labas. So dito na po ako nag-video sa loob ng bahay. So tara guys, samahan niyo ako sa labas. Babakasin na natin 'to. Let's go. Babakasin lang po natin 'tong o-ring washer na 'to. And then konting punas-punas lang mga kadraders. Tapos yung nabili natin na KSR Burris bearing sa online, isasalpak na rin natin. So tara, salpak natin mga kadraders. Yan mga kadraders, sinalpak ko na yung Burris bearing na binili ko. Tapos yung tinanggal niya yan yung nakakabit na yan, yung tinanggal ko kanina na o-ring washer. So salpak nyo lang dyan, tapos yan pupukpukin nyo po yan ng left right, tapos taas baba, up and down, para paikot yung motion ng impact, para pantay po siya pagkalapat nung ball race bearing na nakakabit. So yan. Tapos konting sipat-sipat lang mga kadraders, para check kung tama, lapat siya, and then pantay yung pagkakabit. Yan. Tapos ikakabit ka to mga kadraders. So tara mga kadraders, kabit na natin. Let's go. Mga kadraders, pag-pulog nyo pala to, pinasok nyo itong parang pinaka itong rim na to. Pag pinasok niya dito, pag pinukpok niya siya, spikot dapat mga kadraders. Huwag yung isang pesto na ikot. Hindi siya taas mga kadraders.
isa. Yan. Yan mga kadraders, naglalagay na ako ng gasa sa bulilis berry. Tunuhin na natin. Kasi sa ilalim yan, marami na rin yan mga kadraders. Ayan o. Tingnan mo itong mga kadraders. Ayan mo na rin siya. So, para mainam. Tagal-tagal. Hindi siya agad masira or what. Sasali pa ko ito mga kadraders. Bibigyan ko kayo ng feedback pag anong resulta nito? So yan mga kadraders, tapos ko na siya. Nabuo ko na siya. Nakabit ko na yung tipos. And then, bibigay na ako ng feedback mga kadraders kung ano yung resulta and then ano yung performance nung bull race bearing na kinabit ko. So far so good na. Testing ko naman na siya, naikot ko naman na siya. Pas mamaya, matitesting ko rin siya dahil bababa ako mamaya sa Ortigas. So, yun lang mga kadraders. So, please like, subscribe, and hit the bell, notification bell button para po lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video. So, marami pa po akong gagawing DIY. So, yun lang mga kadraders. Peace!